Mahilig kasi talaga ako mag-alaga. Ang alaga ko is kalapati. Fan ako kasi ng pigeon racing actually. So itong setup ko dati na yan is puro kalapati yan. Ngayon meron akong kaibigan kasi na nagra-rabbit. Taga San Juan siya, San Jose din, Mississippi, San Juan. Tapos sinabi niya, bro, baka gusto mag-alaga ng rabbit. Tapos yung nanay ko kasi meron siyang seminar sa rabbitry or rabbit farming. Then sabi ko, kung gusto niya mag-alaga. Sabi niya, gusto niya, so kumuha ako ng isang pares. Nung unang beses kong kumuha ng isang pares, 1 week lang namatay yung babae, yung isa. So bumalik ako sa kanya, bumili ulit ako ng isa. Pinagpares ko hanggang sa meron pa rin akong kalapati sa kabila, meron akong rabbit dito sa kabila. So habang nag-aalaga ako, nakikita ko yung syempre nung nag-aalaga ako, inalam ko yung sistema. Nanood ako sa mga vlogs sa YouTube, nagbasa ako, nagtingin ako ng mga breeds, humanap ako ng mga kaibigan na marurunong na, yan sila Sir Wing, sila Sir Jonathan, nakilala ko yung mga yan. Natuto ko, tapos nakita ko yung industriya, nakita ko yung sistema. Doon na pumasok sa akin yung idea ng why not i-develop ko yung hilig ko sa pag-aalaga ng rabbit? Ay, sa pag-aalaga ng hayop. Why not i-develop ko yung pag-aalaga ng hayop? Daling ko sa pag-aalaga ng rabbit. Tapos nakita ko yung industriya nga, nakita ko yung lakas dati ng una, lakas ng ikutan, ng bentahan niya, nung pag-aalaga. Sumunod, nakita ko na yung future nung rabbitry. Kasi after, para sa akin kasi, after nung booming industry, doon sa breeding or sa breeders, saan tayo pupunta after breeders, di ba? Pag nagbentahan na, yung mga baguhan na yun, sa susunod, expert na rin yan. Yung mga newbie na walang alaga ngayon, sa susunod, marami na rin yan. After nun, sino pang bibili? Tapos doon ko na nakita yung industriya ng rabbit meat. Nag-start ako ng mag-rabbit ay May 30. Actually, yun yung kaawat nung kaibigan kasi meron nga siyang rabbit, kaawat nung rabbit niya. Ika 30 days, kumbaga. So, kinabukasan, pinuntahan ko na. Kinuha ko na isang pares. Doon ako nag-umbisa. Nag-umbisa na akong mag-breed nung araw na May 30, 2020. Tapos hanggang sa after a month na nag-aalaga ako, bumalik ako ulit doon. Tapos sinama naman niya ako sa isang kaibigan niya, kumuha kami ng rabbit, tapos tuloy-tuloy na, hanggang ngayon. Mainly, ang oras ko nauubos sa trabaho ko, sa profession ko, which is yung teacher. Nauubos dun yung maghapon ko sa mga trabaho na yun. And then, yung pag-aalaga natin ng rabbit, yan yung kumbaga parang after ng isang mahabang araw na pagod ka, dito ka pupunta, yun yung parang pambawas mo ng pagod. Even though mapapagod ka rin naman magpakain, maglinis sa kanila, pero parang ang sarap sa pakiramdam pag nakikita mo sila na nakikita mo bumubulas, nagugulat ka, parang ang laki naman nito, nagugulat ka, masisigla sila, tapos pagparating ka na, sumasalubong na sila. Yung mga ganun bang pakiramdam. More or less, nasa 50 na sila, including yung mga kids natin. Sa breeders kasi, meron akong sa mga meat type, meron akong 12 breeders. Sa pet type, meron tayong pet type, meron tayong 4 breeders sa pet type. Buck and doe po yun, ano? So, or dam and sire. Sa kids natin, medyo marami-rami tayong kids, kaya more or less, nasa 50. Sa breed naman natin, meron tayong unang-una, yung pinag-umpisa natin, meron tayong upgraded New Zealand. Meron tayong upgraded Collie, Lion Lop, Lion Head, meron tayong F1 FG, meron tayong F1 Collie,
at saka meron tayong isang viewer na kali. Yun lang naman po. Yun pa lang. Doon pa lang nagre-revolve yung breeding line natin. Our rabbit tree is located at Zone 7, San Trinidad, Earth, San Jose City. Malapit na po siya sa Lupao. And our rabbit tree po is former, ang tawag sa kanya ay Mr. E Rabbit Tree, former. But due to DTI registration or DTI business name registration, napalitan tayo ng Jap Rabbit Tree or JAP. So sa contact person, you can contact our page po or you can visit the page din para ma-update kayo sa mga updates namin. Ang page po natin sa ngayon ay ang pangalan pa rin ay Mr. E Backyard Rabbit Tree. And sa contact person, pwede niyo pong i-message ako, Jericho Pascual, sa FB page na, sa FB page and FB account natin. Pwede niyo pong kontakin sa mobile number ko 09266516885.